Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano magluto ng lechon belly. Yung mga sangkap nito guys ay tansyahan lang. Lahat ng ingredients ilalagay ko dito, ipapakita ko sa inyo. Pero sa panlasa ko, sakto na siya. Pwede nyo tikman siya sa tubig. Kaya ipapakita ko na sa inyo guys ang paggawa. Umpisahan na natin. Yung lechon belly na binili ko sa supermarket. Lampas siya ng kalahating kilo worth 500 pesos. Ang unang gagawin natin ay babanlawan. Tatanggalin muna natin yung sinule. Bago banlawan. Papanlawan lang natin ng maayos para yung mga dumi-dumi matanggal. Ayan, okay na siya. Tapos ang gagawin naman natin next, tatanggalin ko lang to guys, parang mga balat-balat na madulas para lalong manoot yung lasa ng mga sangkap na ilalagay natin. After that, itadry na natin siya using tissue. Ipapat dry ko lang to guys using tissue. Ang gamit ko is yung kitchen towel para yung tissue hindi didikit sa karne. Madalit lang to guys, gawin. Ito yung madalas kong ginagawa pag nagli-lechon belly ako. Pag natuyo na natin yung karne, kuha lang tayo ng knife na matulis yung dulo, tapos tusok-tusok lang natin. O pwede rin kayong gumamit ng fork or nung tinidor para magkabutas-butas yan. Para yung sangkap na ilalagay natin, manuot talaga siya dito sa karne. Okay na to guys, iset aside muna natin tapos gawin na natin yung pang-marinade ng lechon. Ayan guys, eto yung mga gagamitin nating mga sangkap para sa ating lechon belly marinade. Una-una is yung buong paminta, durog na paminta, bay leaves, garlic, white onion, sugar, salt, rosemary, tanglad, tinadtad ko na, or yung lemongrass, gagamit din tayo ng water. Umpisahan na natin. Ito yung tanglad. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients na minention ko. Nagsama din ako nung hinati ko lang na bawang. Rosemary na fresh to guys. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng dried. Tapos 2 cups of water. Haluin lang natin 'to para ma-dissolve yung sugar, salt, yan yung lahat ng ingredients ma. Well combined bago ilagay yung ating lechon belly. Pwede rin guys na pakuluan nyo to sa mahinang apoy. Pag malapit na siya kumulo, tanggalin nyo na. Ganun yung ginagawa ko minsan. Pero ngayon hindi ko siya papakuluan.
Tapos ito na yung ating lechon belly. I-marinate muna natin to ng mga 2 to 3 hours. Tapos, every 1 hour, ibabalik tayo natin yung para pantay yung lasa ng ating lechon belly. Hello guys! I'm back! Ito na yung ating lechon belly after 3 hours na pagbabad. Ito na siya. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ito na yung lechon belly guys. Medyo may puti-puti na siya. Sign lang na talagang nababad siya ng husto. Ayan. Ang gagawin natin ay nilipat ko lang siya dito. Yung mga tanglad nito guys, isasama natin dito sa pagbibake. Ayan. Isasama ko din yung mga minarinade natin kanina ng mga sibuyas, bawang, paminta. Tapos, dadagdagan ko pa siya guys kasi kulang pa to. Maliit lang siya pag ginanyan. Pwede nyo rin tong lagyan guys ng magic sarap, ginisa mix, or kahit anong seasoning na meron kayo, sprinkle nyo lang siya ng konti. Tapos after that, ang gagawin natin dyan ay tatalian. Meron ako ditong para siyang sinulid, nabili ko siya sa National Bookstore. Makapal na sinulid siya na talagang pang ano siya guys, pang belly. Na siya guys, naitali ko na. Hindi nga lang siya perfect kasi may sugat yung daliri ko, nahiwa ako ng kutsilyo. After that, ipapat ulit natin siya ng tissue. Ganyan, para matuyo. Ito guys, mga paminta siya, hindi siya dumi. Mga paminta siya na durog. Mas masarap kasi guys yung maraming paminta na durog. Tapos, papahiran ko lang siya ng ito, Liquid Nor Seasoning at Leia Perrins. Ayan, yung dalawang yan, paghahaluin ko lang sila. Ako siya, ibabrush. Haluin ko muna. Tapos, ibabrush-brush ko lang sa balat niya para maging crispy. Masarap na to guys.
Simple lang yung mga recipe na ginamit ko. Yan. And then, since i-oven ko siya, gagamit lang ako nito, hindi ko alam tawag dyan, para maikot-ikot siya sa oven. Ayan, nilagay ko lang siya sa gitna. Binibake ko na siya guys ng 2 hours muna yung nilagay ko, tapos 200 yung temp niya. Mag-a-adjust na lang tayo ulit ng oras. Ito na siya guys, after 2 hours. Malapit na siyang maluto. At eto na nga guys, luto na ang ating lechon belly. Kung mapapansin nyo, mukha siyang sunog pero sa personal, hindi po siya sunog. Yan ay dahil sa inilagay kong seasoning at yung Leia and Perrins, kaya ganyan ang kulay niya. Pero sa personal, hindi po siya ganyan kaitim. Tinatatad ko siya ng ganito para mas mabilis siyang kainin ng mga bisita. Kung mayroon tayong mga bisita, ganito lang ang gagawin para hindi na siya hassle na sila pa yung maghihiwa, magtatadtad nito. So that's it for today's food recipe. I hope you enjoyed watching at sana po ay may natutunan kayo sa mga recipe na to. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Ken Dilara, if you want to. Also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!